Buntot ka, ulo. You just pilti ka lang sa dalawa. Sa drug syndicate, buntot ka, ulo. I invoke my right to remain silent, Your Honor. Diyan ka na naman. Do you have an offshore account na pinag-aari ng Chinese at you are made as a co-depositor? For the record, yes or no? No, Your Honor. No, Your Honor. Thank you. Hindi ka ba nag... Hindi ka ba nagdi-deposit ng pera doon sa mga bank accounts ng mga nakakataas sa iyo na opisyal? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Yun na. Tapos tayo dyan. Sergeant Mayo, yung tinatanong ka nila Senator Tulfo, nakakasagot ka, yes or no, opo, opo. Nung tinanong ka ni Mr. Chair, ni Senator Bato, kung ikaw ay nagdideposito ng pera sa mga ibang tao, you invoke your right to self-incrimination. Why is that so? So, ibig sabihin ng totoo? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Yung isang tunilada ng siyabo na nahuli sa iyo, ikaw lang ba talaga ang involved doon at si Atadero? O meron pang iba? Your Honor, I invoke my rights to remain silent. I ask, Rebilia. Mayo? Mayo, naniniwala ka ba na ikaw ay walang kasalanan dito? Your Honor, I invoke my rights to remain silent. Sergeant Mayo, ano kaya kung ikaw i-operan na maging state witness para hindi ka na makulong at makulong na lang yung mga taong malalaking isda na nasa likod mo? Papayag ka ba? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Why did you not inform your chief, Mayo? Ba't hindi mo siya in-inform na may operation? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Sagot mo? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Tangin lang yan. Thank you, Senator Jinggoy. Huwag mo sisihin ang isa ITJ sa kamalasan na kinaroroonan mo ngayon. You just explain your side without sabihin mo, ma-exinurate si Mayo nito dahil nga sa mga investigasyon na ginawa ng isa ITJ. Kung mali talagang ginawa nyo, kung ma-exinurate si Mayo, walang problema. Pero the fact remains na si Mayo ang may hawak ng isang tunila ng Cebu. Am I correct? Yes, Your Honor. At the fact remains na hindi lang si Mayo ang involved dyan. Alam ko, mayroon bang mas malaking nasa likuran ni Mayo. I agree, Your Honor. Diba? I agree, Your Honor. Oh, that is your job. I-pin down mo yung tao na nasa likuran ni Mayo. Kung sino yung mga siraulo na yun na mamayagpag dito sa droga, kaya lumaki ang problema sa droga dahil sa mga opisyal na ganyan. Ha? Yan ang trabaho mo. Huwag ka sige iwas sa responsibilidad kung anong pagkakamali na nangyari sa operasyon ninyo. No, focus doon sa malaking problema. Itong isang tunilada ng Cebu. I commiserate with you na masama ang loob mo ngayon. Napakalaki accomplishment mo. Ngayon sa iyo na nakatutok dahil nga nagkamali kayo sa ginawa ninyo. Aminin ninyo. Huwag kayo sige iwas dyan. Perjury. Billable man yan perjury na offense. Sabihin nyo, nag-execute kami ng affidavit na ganito dahil ang sitwasyon ganito. Wala man. Gawin ninyo yan. Basta ang importante, lalabas ang katotohanan. Huwag nating itago ang katotohanan. Domingo, the truth shall set you free. Ha? Hindi mo matago ang katotohanan. Kahit anong explain mo dyan. Sige, continue. Mr. Sir, Your Honors, for your information, I was excluded in the investigation. After the creation of SITG 990, I had verbal and written orders to refrain from conducting any further investigation on Sergeant Mayo, sir, because those involved were PDIG personnel
and that the SIT G990 will take charge of everything, sir, of all investigations. To destroy the G990 Kilos case, Your Honors, already filed in court, the drug syndicate has to destroy General Domingo first. And it had actually happened. Sirang-sira po yung pangalan ko, sir. If this direction continues, we will for sure wake up one morning seeing the caretaker of this 1.32 tons of shabu, Mr. Mayo, lapping out of jail. The strategy to fight and curb illegal drugs operations is very much different from the common crimes, Your Honors, where a case is considered solved as soon as the suspect is arrested and charged in court. It is much, much more complicated. In fact, pag nakahuli tayo ng buntot, hindi po tayo hinto at ipaalam sa buong mundo na nakahuli tayo ng buntot. Sa halip, hinahatak natin yung buntot para makita yung ulo. An anti-drug operation. Buntot, ulo? Bandang buntot pa, sir. Ha? Bandang buntot pa, sir. Bandang buntot pa? Yes, sir. Si Mayo? Yes, sir. Mayo? Nakapag-swear ka na ba? Yes, Your Honor. Ang galing mo yung face mask. Drug syndicate, buntot ka, ulo? Your Honor. Do you have an offshore account na pinag-aari ng Chinese at you are made as a co-depositor? For the record, yes or no? No, Your Honor. No, Your Honor. Thank you. Hindi ka ba nag... Hindi ka ba nagdi-deposit ng pera doon sa mga bank accounts ng mga nakakataas sa iyo na opisyal? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Yun na. Tapos tayo dyan. Mr. Okay. Chair. Colonel Ibanez, for the Mr. record, Chair. Do you maintain an offshore bank account? Negative po. Whether as a main depositor or co-depositor? Wala po akong ganong account, Your Honor. Wala? Liban sa payroll at saka yung personal. Thank you. General Domingo, do you maintain an offshore bank account? Negative po, Your Honor. Thank you. Kao General Gonzales, do you maintain an offshore bank account? Negative, Your Honor. Ikaw, former Chief NP, do you maintain an offshore bank account? None, Your Honor. Thank you. Mr. Chair? Yes, go ahead. In line with your questioning. Go ahead, go ahead. May tatanong ko isang tanong kay, Master Sergeant. You're under oath, right? Yes, Your Honor. Na-oath ka siya, under oath siya. Ikaw ba ay bagman ng ilang mga matataas na opisyal sa PNP? No, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Wala kang tinatagong blue book? No, Your Honor. So wala kang pinagpapasahan? No, Your Honor. So paano kung later on lilitaw na ikaw ay nagdi-deliver ng pera sa ilang matataas na opisyal sa PNP, ikaw ay makukunti, ba't di ka makukulong sa ilalim sa baba ng Senado? You know that, right? Walang ganon, Your Honor. Hindi. Kaya nga, naiintindihan mo yun? Yes, Your Honor. Okay. Yun na po, Mr. Chair. Sana walang lumutang later na information, Mr. Chair, about that. Thank you. Thank you, Senator. Senator Jingo Estrada, you have the floor. I was informed that Sergeant Mayo and Colonel Ibanez were in the drug list of the former administration, the Duterte administration. Am I correct? Yeah, correct, Your Honor. Correct. Bakit inilipat pa rito sa PDEG kung nasa watch list na itong mga official na ito? The reason being is that tingin ng PNP, itong mga tao na ito ay maraming alam. Kung gusto natin ng accomplishment, mas madali tayo makapag-accomplish kapag itong mga tao na ito gagamitin natin sa operation dahil pasok na ito sa sindikato. Hoping na yung
loyalty nito mga tao na ito ay nasa PNP na. Wala doon sa pera, wala doon sa droga. Kaya minabuti ng PNP na gamitin natin ito para makapag-accomplish tayo. So, ganun po yung mindset ng PNP, Your Honor. Pero pumalpak. Ay mas lumakas ang loyalty ni Mayo doon sa pera at sa Cebu kaysa PNP. Pero Mr. Chairman, tumama yung pananaw ng PNP na makukuha nila yung droga. Maganda sana. Tama sila sa ano. At maganda na sana yung accomplishment na dungisan lang lalo, no? Yun, nakuha na tayo. Sana, yeah. That is true. Hindi naman kami mga tanga rito eh. Because during the time when I investigated AFP generals, ganun din ang sinasagot sa akin. I invoke my right to remain silent. I invoke my right to self-incrimination. And it happened. And it so happened, it turned out to be true. Why are you always invoking your right? Your Honor, I already facing criminal charges, Your Honor. Mr. Chair, wala tayong mahihita dyan kung ganyan-ganyan sagot niyan. Pero Mr. Chair, makasingit. Ganyan doon tinatanong. Yes, thank you, Senator Jinggoy. The indulgence of Senator Jinggoy. Related to sa tanong ni Senator Jinggoy, na sabi niya, as yung tanong po niyo, na kung meron siyang dinideposituhang pera, bank account ng mga tao, official, kung sino sabi niya, invoke the right to self-incrimination. Doon yung tinatanong ko no, kung siya by bagman ng ilang opisyal ng PNP. Maaari nga, baka pagkaintindi mo, ikaw may daladalang bag ng mga PNP. Hindi ibig sabihin ng bagman, tagadala ka ng bag, tagabigay ng pera. So, yun na yun. Dumuduktor, sinasabi niya, right to invoke against self-incrimination. Kaya ayaw mo sagutin yun na ikaw ay bagman o ikaw ay nagbibigay ng pera sa mga matataas na nag-i-endorso ba, nag-i-intrega. Alam mo yun? So, ayaw mo sagutin yun. Yeah. Kaya nga, Senator Tulfo, tanungin natin uli ito. Tanggalin mo yung mask mo. Sige, kargahin mo. Kargahin mo yung buong kasalanan na ito. Yung mga kasamahan mo ngayon, o yung mga tao na sa taas mo, tawa ng tawa ngayon. Sige, aminin mo lahat yan. Baka nabubula ka lang nila ngayon na sinabihan ka lang na just remain silent. Marami tayong pera na naimbak ngayon. Kayang-kaya namin suportahan ang pamilya mo habang nagkakulong ka. At pagkatapos, makakalabas ka rin. Kaya namin magbayad sa piskal, kaya namin magbayad sa judge para makalusot ka sa kaso mo. Baka yan ang pambubura na binigay sa iyo ng mga kasamahan mo. Tiisin mo lang yan. Angkinin mo lang lahat ng kasalanan dyan. Pero the whole world doesn't believe in you. Alam namin na isang tuniladang Cebu hindi kayang itago, i-maintain ng isang master sergeant lamang. You cannot fool me. You cannot fool this committee. Kaya tago ka ng tago. Dinidipinsahan mo yung makasamahan mo. Ayaw mong sabihin ngayon, sige, magdusa ka. Akala mo, yung pamubula sa'yo, totoo yan? Ha? Baka yung mga gunman nga nang pumatay kay Digamo, nagsipagbaligtara na eh. Kahit anong bula doon sa ginagawa ng mastermind nila sa kanila, nagbabaligtara na. Ikaw pa kaya? Na ginamit ka lang dito? Sige. You remain silent. I respect your right to remain silent. Pero nobody believes in you. Na ikaw lang na may kinalaman dito. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator. Yes, go ahead. Dito man tayo kay Colonel Ibanez. Ayaw niya magsalita eh. Sige, go ahead, Senator. Colonel, naniniwala ka ba hindi kaya mag-isa ni Sergeant Mayo na merong taong nasa likod niya o mataas na opisyal na nasa likod niya? Hindi ko po alam, Your Honor, kung ano yung totoong nangyari niya. No. Ang tanong ko sa iyo, isang Master Sergeant, kaya ba niya na mag-isa mag-operate, makakuha ng isang tuneladan siya po? Hindi po ako makapag-sabi, Your Honor, kasi hindi ko po alam yung circumstances ng... Hindi mo alam ang? Hindi ko po alam. Ang? Na, yung kung paano dumating yung 990, Your Honor. Di ba ikaw ang hepe niya? Yes, Your Honor. Oh, hindi mo alam ang trabaho niya?
Di ba ikaw nag-request na? Yes, Your Honor. Na-request ko siya nung time na magkaroon ako ng order papuntang PIDIC. But hindi mo alam ang trabaho niya? During that time, Your Honor, yung kung ano yung kwan dyan, is di ko alam, Your Honor. Wala kang alam sa trabaho niya? Wala. Ikaw ang nag-request na ma-reassign siya sa department mo, sa PIDIC? Yung particular na situation, Your Honor, hindi ko alam. So he did not inform you? Hindi po, Your Honor. Na may operation, gano'n? Hindi po, Your Honor. Yun sa, hindi ko po alam, Your Honor. Colonel Ibanez, tama, correct ba na meron kayong hinuling shabu doon, mga Chinese doon sa EDSA? Particularly sa may lecture kung saan dineclare ninyo around 60 kilos. Kasama pa si Secretary Benhur Abalos nung pinamidyan nyo yung accomplishment niyo na yon. Lecture, Your Honor, sa INLEX. Meron, Your Honor. Sinong suspect doon na nakuha nyo? Dalawang Chinese personality, Your Honor. Sana sila ngayon? Nasa Pampanga Jail, Your Honor. Ilang kilo ang ng shabu ang dineclare nyo doon? Total of 60 kilos, Your Honor. Ilan? 60 kilos, Your Honor. 60 kilos? Ilang kilos ang hindi nyo dineclare? Lahat po yun, Your Honor, na-declare. Wala po kaming tinabi o whatsoever. It was properly inventory, Your Honor. According to PDEA, yung shabu na nahuli doon sa bata mo na si Mayo, doon sa WPD Lending Center, ay part yun doon sa accomplishment niyo doon sa lecture in Lex. 60 kilos lang dineclare nyo, ang malaki tinago ninyo. Is that correct? Hindi po totoo yun, Your Honor. Kasama mo ba si Mayo ng operasyon sa INLEX? During the lecture na operation, Your Honor, hindi siya kasama personally doon, Your Honor. Bakit hindi siya kasama? Hindi ko lang alam, Your Honor, kung ano yung kwan. Pero based doon sa videos namin doon, hindi siya kasama doon sa lecture, Your Honor. Bakit? Pero meron kaming... Akala ko siyang trusted mo. Meron kaming... Tama. Dalawa kasi yung operasyon na may honor sa INLEX. Way back September and July. Oh, sige, yung July. Ano yun? 60 kilos, Your Honor. 60 sa, kilos? Yes, Your Honor. Yan yung pinapresko niyo kasama si Isa LG? Lahat po kasi yun na presko, Your Honor. Ha? Lahat po ng operasyon na yun na nasa may media po doon. Kasama si Mayo noon? Yes, Your Honor. Sam. Yung pangalawa? Yung July, Your Honor. Oh, yung pangalawa. Sabi mo, dalawa. Yung pangalawa. September po yung isa, Your Honor. September? Ilang kilos nakuha nyo? 60, Your Honor. Ha? 60. 60? Yes po. Yung una, 60 rin? Yes, Your Honor. Huh? Phoenix ninyo at 60 yung declaration ninyo? Yun po talaga, Your Honor. Kasi... Oh, grabe na coincidence yan eh. 60 noong Marso? Marso yun? July, Your Honor. July. Then, sa pag-September, 60 na naman ang nahuli niyo. Yes, Your Honor. Uy! Unbelievable. Hindi mo lang nagsubra ng kunti. Kahit kunti mo lang, 61, 62, 63. Fix talaga 60? Yun po ang total, Your Honor. Oh... Dududa na talaga ako dyan sa ginagawa mo, Dong. Dududa na ako dyan. Dalawang separate incident. Yung una, sino yung involved doon na Chinese? Pangalanan mo? Hindi ko po ma-recall yung exact... Ilang tao yon? Dalawa po, Your Honor, yung... Na-bybus ninyo? Bypass operation, Your Honor. Tapos yung pangalawa, yung September, ilang Chinese doon nakuha nyo? Isang Pilipino, Your Honor. Isang Pilipino lang? Hindi, kaya ito, in-installment ninyo ang paglabas ng mga shabu na yan. 60. 60. Tapos mayroon pa doon malapit sa safe house mo sa Baguio. Ilan ba yung, ay sa'yo pala yun,
Yung malapit sa safe house mo nabanggit kanina ni Domingo. Meron dong... Sir, Your Honor, wala po akong safe house sa Baguio, sir. Taga Latrinidad Binggit po ako, sir. May bahay po. Doon po sir ang bahay ng parents ko, sir. Doon po ako nakatira. Sir, gawa-gawa po, sir, ni General Domingo, sir, na malapit yung safe house ko doon sa bandang Irisan, sir. Wala pong katotohanan yun, sir. Hindi po ako, sir, yung informant nung trabaho na yun, sir. Ibalikan kita. Paano mo nalaman yung shabu ni Mayo? Ikaw magaya ang informant noon. Paano mo nalaman? Sir, for the information of everybody, sir, I am not the informant, sir, of yung trabaho, sir, ni Sergeant Mayo, sir. Yung sinasabi po, sir, ni General Domingo, sir, na ako po, sir, nakakaalam, sir, nung bodega, sir, ni Sergeant Mayo, sir, wala pong katotohanan yun, sir. Sir, ganito po yan, sir. Trabaho po yun, sir, ng SOU4, sir. Sir, ang hepe po, sir, ng SOU4 is si Colonel Olonan, sir. Upper class ko po yan, sir. Sir, yung ibang involved, sir, mga Sergeant Catarata at Sergeant Tribosora, sir. Sir, dati ko po silang tao, sir. Gusto po nila kasi, sir, palabasin, sir, na ako sila ang nagmamando sa kanila kahit hindi naman, sir. Pero makita naman natin sa CCTV, sir, na si Captain Sosongko, sir, ang nagmamando doon, sir. Si, by the way, sir, si Captain Sosongko, sir, was also my former personnel, sir. Sir, nirelieve ko po yan, sir, nung ako po ang hepe ng SOUNCR ng PDEC, sir. Sir, hindi ko po alam, sir, kung anong galit po niya sa akin, sir. Ngayon po, sir, gumagawa po talaga sila, sir, ng kwento, sir, para ma-connect ako, sir. Kasi sila po, sir, yung nakita po sa CCTV, sir, na nag-pilferage po, sir. Gusto po nilang sirahin, sir, lahat, sir, ng mga statement ko, sir. Kaya nga, bakit ka pumunta doon? Hindi ka magkaya kasama sa operasyon. Bakit ka pumunta sa crime scene? Sir, I have three reasons, sir. First reason, sir, I was authorized, sir, by PDEC, sir. In the, tinawagan po ko, sir, ni Colonel Portera, sir. Yung pumalit po sa akin, sir, na intel chief, sir, ng PDEC, sir. Hawak ko po, sir, kasi, sir, yung halos lahat, sir, ng mga co-plans doon, sir. Then, sir, nung panahon po yan, sir, ni General Portera. Portera, sandali. Portera, nasaan? Tawagin niyo si Portera. Portera. Sige, continue. Sir, nung panahon po, sir, ni General Peralta, sir, mayroon po kaming kwandon, sir. Mayroon po kaming usapan, sir, kasi nagpaalam po ako sa kanya, sir, okay lang po ba, sir, na magpapalipat po ako, sir, ng QCPD kasi I was being invited by General Ramos Medina to be transferred sa QCPD, sir, para maging station commander naman. So I grabbed, sir, the opportunity, sir, to be a station commander, sir, sa QCPD, sir. Then, sabi ni Sir Portera, nung na-relieve, sir, si General Peralta, okay lang, Baglen, ituloy mo yung mga trabaho mo dati. Ituloy nyo pa rin yung setup nyo ni Sir Peralta ngayong nakaupo na si General Domingo, sir. Sir, makikita po natin, sir, sa mga statements, sir, ni Sir Domingo, sir, na sinabi po niya, sir, na wala po siyang binago. So, sir, yung statement, sir, yung arrangement po namin, sir, na ganun, sir, tuloy-tuloy po yun, sir. In fact, sir, nag-report po ako sa kanya, sir. Kompleto po ako, sir, ng mga exchanges namin, sir, ng mga messages, sir. Na itutuloy ko, sir, yung may ginagawa kong, sir, mga trabaho, sir. Yun po, sir, yung katotohanan doon, sir. Then, kaya nga, kaya nga. Second, sir. Second. Huwag muna pumunta sa malayo. Yes, sir. Dito sa particular yes, kaso na ito. Second ano reason, ang papel mo? Second dito? Reason, sir. I was invited, tinawag po ako, sir, ni Teniente Amirol, sir, na proceed area, sir. Kasi sabi niya, sir, yung mga dati nating mga tao, yung mga dati mong tao, sir, sir, nakahuli siya na isang tonelada. Sir, baka naman pwede, pumunta ka dito, sir, para makongratulate man lang sila. Ngayon, sir, pero hindi pa rin ako pumunta doon, sir. Thirdly, sir, kaya ako, sir, pumunta doon, sir. That was 4 p.m., sir, in the afternoon, sir. Natapos, matagal na, sir, na nahuli si Mayo, sir. More than 3 hours na, sir. Tumawag po sa akin si Colonel Ibanez. Sabi niya, Glenn, okay lang ba? Pumunta ka muna dito. Usap tayo. Kasi hindi ko alam yung ginawa ni Sergeant Mayo. Baka madamay ako dito. Kasi nakita niya, sir, yung mga dating mga personnel ko, sir. He thought na alam ko, sir, yung trabaho nila. Hindi nila alam, sir. Naka-join sila sa SOU for, sir. Yun po, sir, yung dahilan, sir. And besides, sir, si Sir Ibanez, sir, sir, classmate ko po, sir, sa ongoing OSEC namin, sir. At saka being upper class, sir, kung tinawag tayo, sir, ng mga senior officer, sir, sir, magre-report tayo, sir. Tinignan ko, sir, yung oras. Malapit lang ako doon sa way, sir. Malapit lang ako doon sa area. Kaninong information yon, yung operation na yon? Sabi, ikaw daw nagbigay ng information, sir, na yan? No, sir. Sir, andito po si na Sergeant Catarata, Sergeant Tribosora,
Kulunan. Ko, sir, kung sino, sir? Sino? Saan ang info galing? Sa good afternoon, Your Honors. Kay Glenn Gonzalez, Your Honor. Kasi, pwede ko pa po ang i-explain, Your Honor. Continue. Nasa Cavite po ako. Nagmamadali akong pumunta ng Tondo, Manila kasi based sa tawag ni Lieutenant Susungko, nahuli na nila yung 990 doon sa WPD landing. Your Honor, on the record, si Glenn Gonzalez tumawag sa akin ng 2:00 PM, alas 2 ng hapon, alas 2:00, while I was traveling sa Skyway, Your Honor. Sir, nag-usap na po ba kayo ni Colonel Ibanez? Tungkol saan? Pagbigyan mo na, sir. Masisira na naman ang PNP at PDEG. Ang sabi ko sa kanya, nagalit ako. Di mo ba alam, Glenn, gaano karami ang shabu na nakuha? Oo, alam ko. Trabaho namin yun. Binabaan ko siya, Your Honor, ng telepono. Pagbaba ko ng tirino, oras, Your Honor, 3:07. Tumawag uli siya sa akin. Nagtanong uli siya ng ganun, sir, nag-usap na ba kayo ni Colonel Ibanez? Pagbigyan mo na, sir, inulit niya yon, Your Honor. Natrabaho nila yung nakuha dun sa WPD landing. Ang pinagtatako kay Glenn, na wala daw follow-up, Your Honor, dagdagan ko lang. Andun si Colonel Ibanez, last hearing sinabi niya, na may sinabi si Juden Francisco, kaharap siya, sinabi ni Ibanez ito dun sa House of Representatives, na may 700 kilos pa na tinatago si Juden Francisco. That's the very reason, Your Honor, nag-strategize kami para planuhin yung operation sa Pasig. Hindi totoo na hindi alam ni Gonzales na wala daw follow-up. Si mismo si Colonel Ibanez na mismo nagsabi na may 700 kilos pa sa Pasig, a certain Juden Francisco. So ito si Glenn, sobra namang nagsisinungaling. Magaling siya magsalita, pero masyado siyang tinatay-tay niya ang kwento eh. Bakit hindi niya sabihin na tumawag siya sa akin nung nasa Skyway ako? Na nag-usap na ba kayo ni Sir? Dali. Tumawag ka sa kanya? Sir, ganito po yan, sir. Sir, 2 p.m., sir. Yes, sir. Tumawag po ako sa kanya, sir. Bawag ka? Yes, sir. Oh. Before ko siya tawagan, sir, tinawagan ko, sir, si Sir Ibanez. Sabi ko, kasi, sir, na-inform ako, sir, ni Teniente Amerol, sir, na may nahuli siyang tao, sir. Sir, sabi ko, dahil classmate ko siya sa Saosek, tinawagan ko siya, sir. Sabi ko, sir, may trabaho ba kayo? Sir, nahuli yata, sir, ng tao mo, 2 kilo daw. Sir, ano bang nangyari? Yun nga, sir, in-inform niya sa akin, sir, na alam niya na. Ang sabi niya sa akin, sir, baka pwede itawa kausapin mo nga si Juan, si Sir Mulonan. Yun, sir, kaya kinausap ko lang, sir, yun lang, sir. Wala akong sinabi, sir, na anong sinabi mo, sir? Walang ganun, sir. Tapos, sir, 307, sir, na yung tumawag ako, sir, nag-follow up ako, sir, totoo yun, sir. Nag-follow up ako kung anong nangyari, sir. Siya, sir, ang nag-inform sa akin, sir. Na, kaya tumawag ka sa kanya, dalawang beses? Yes, sir. So, sinabi mo raw na pagbigyan mo na si Ibanez. Negative, sir. Dahil kawawa naman yung PNP, kawawa ang PDEG, masisira. Ang gusto niya siguro sabihin, sir, na kausapin niya, sir, si Sir Ibanez. Yun, sir. Pero yung pagbigyan siya, sir, anong pagbibigyan niya, sir? Wala akong sinasabi siya. So anong purpose, bakit mo siya tinawagan? Sir, nakiusap, sir, si Sir Ibanez, sir. Na ano? Na kausapin ko si Sir Ibanez, mag-usap sila, sir. Yun nga pala eh, kinumpir mo na. Kinuusap ka ni Ibanez. Sir, mag-usap sila, sir. O, pagbigyan, di ba sabi mo, pagbigyan mo, sir. Kausapin mo si Ibanez. O, sila, sir, mag-usap, sir. So, ano ang ibig sabihin noon, ulunan? Sinasabi niya, sir, na pagbigyan ko na si Colonel Ibanez kasi tao niya si Mayo, sir, eh. Nagalit ako sa kanya, sir. Binabaan ko talaga siya ng telepono. May... What do you mean by pagbigyan? Dahil si Mayo, sir, tao ni Ibanez, alam ni Ibanez, madadamay siya dito. Parang inaabugadohan ni Glenn Gonzalez si Ibanez, sir, na pagbigyan. Siguro, sir, yung pagkakahuli kay Mayo, sir. Kaya nagalit ako sa kanya, binabaan ko siya ng telepono. Alam mo ba, Glenn, gaano karaming siya buong nakuha? Oo, sir, trabaho namin yun. Yun ang eksaktong sinabi niya sa akin. Trabaho namin yun? Yes, sir, kasi IFLD ang may hawak talaga ng informant yan, Your Honor. IFLD sila dati. At sila Sergeant Catarata, dati niya mga tao sa IFLD, Your Honor. So ito nga, isettle muna natin, yung source of information, IFLD. Yes, Your Honor, based sa sinabi sa akin, Lieutenant. IFLD? Sino mga IFLD ito? Ikaw ang chief ng IFLD ngayon? Portera? Yes, Your Honor. Kanino galing ang informasyon? Bakit kayo nag-conduct ng operasyon?
Actually, sir, ang information na yan, eh, hindi nang galing sa IFLD kasi wala naman po akong nare-receive na information tungkol doon. Ano, ang binabanggit... ano ba ito? Sandali ha, puta. Nag-cooperate kayo na walang source ng information na? Hindi, kasi sir, sinasabi ko... Lang na kayo. Sinasabi po kasi sa IFLD galing, sir. Mag-out ka muna. Yes, sir. Please stand up, sir, and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Yes, sir. Thank you, sir. Sige. Kayo ang source ng information that led to the discovery of one ton of shabu na hawak ni Mayo. Sabi ni Colonel Olunan, siya ang operating, siya ang chief ng SOU4A. Sila ang nag-operate. Ang information galing sa inyo. Ano ngayon? Sinasabi sila nila, sir, na IFLD galing dahil nga sila Sergeant Rebusura, sir. I believe na sila yung pinagmulan ng information, which is hindi naman po nila diniclare sa amin na mayroon silang informant na ganun. Kaya nababanggit po nila na IFLD. Ngayon, nung kinausap ko po yan si Rebusura, kung kanino yung information nang galing, binabanggit naman niya na ang asset daw talaga ay nasa 4A. So, yun din sir, puzzle din ako doon. Kaya, ang ginagawa ko... Alam mo, ikukulong ko kayong lahat dyan sa baba ngayon, ha? Puro kayo kasinungalingan. E, so, ikukuntip ko kayong lahat. Akala ninyo, pupunuin ko yung kulungan dyan sa silong ngayon. Ulunan, sabi naman ngayon ni Portera, sa inyo galing ang impormasyon. Your Honor, alas 10 ng umaga, nag-text sa akin si Susong ko. Sir, may trabaho po kami. Sabi, ang tanong ko sa kanya, andito pa yun, Your Honor, yung chat niya sa akin. Kaninong trabaho yan? Ang sagot niya lang sa akin, ni Lieutenant Susongo, IFLD, sir. Mayroon po akong record, Your Honor. Susongo? Yes, sir. Ano, Susongo? Sir. Oh, tanggalin mo yung mask mo. Ano? Ah, yes, sir, yung information. Saan galing information? Sa IFLD, sir. Sa team ni, ano, Sergeant Rebusura, Your Honor. Rebusura! Na-contempt na kita last time, ha? Kinulong na kita sa baba. Baka gusto mong bumalik sa baba, magsinungaling ka pa ngayon. Saan galing yung malaman yung IFLG? Ano yung IFLG? Intelligence and Foreign Liaisons Division. Okay. Intelligence and Foreign Liaisons Division. Go ahead. Hello. Rebusura. Good afternoon, Your Honors. Hindi po galing sa amin yung information, Your Honor. May sarili po kaming casing and surveillance that time, Your Honor. May sarili po kaming, ano, casing, Your Honor, na pre-ops. Kaya nga. So sa inyo galing lahat ng operasyon na ito? Hindi po, Your Honor. Sa SOU4 po, Your Honor. May sarili po silang asset. Nahuli na lang si Mayo na mayroong isang tunilan lang siya po na walang impormasyon na pinanggalingan yung operasyon ninyo. Ano ito? Domingo? Sa ano ito? Ito ng malawakang cover up na sinasabi ni Senator Bong Rebillian ito. Nagago nyo kami. The mere fact na sinabi mo last hearing na ikaw may hawak na informant, kanaford ka, nalukuhin mo ako na hindi mo kilalang informant? No, sir. Ha? Hindi ko po kayo niloloko, sir. Ha? Hindi ko po talaga kilala ang informant, sir. Ikaw may hawak, tapos hindi mo kilala? Yes, sir. Ha? Yes, sir. Tapos naniniwala ka lang? Yes, sir. Kasi ang information, sir, ay galing nga po sa pinagkakatiwalaang tao. So paano mo nakuha yung number ng informant? Nagtatawagan man kaya kayo, paano mo nakuha ang number? Sir, binigay nga po ng ano. Sino nagbigay? IFLD, sir. Sino ang IFLD? Ni ano, sir. Ha? Ni Rebusura, Your Honor. Rebusura, ikaw nagbigay ng number ng informant? Hindi po totoo, Your Honor. Wala po akong informant, Your Honor, na binibigay sa kanila, Your Honor. I-contempt mo natin itong kwan? Susungko na ito? Ha? Para tayong ginagawa mo kung tanga. Hindi ka nahiya. Mga senador, itong kausap mo, harap-harapan mo. Dati mo pang chip PNP. Tapos gaganunin mo lang. Hindi ka nahiya, Susungko? Sagot mo?
I invoke my right to remain silent, Your Honor. Tangin ang yan. Thank you, Senator Jingoy.